Hello guys, so once again, this is Christian Solteo. Pag-uusapan natin ngayon is bakit nga ba hindi nakakaipon yung mga OFW na kababayan natin. Okay, so kung sa kamang OFW at kung bago ka pala sa panonood ng video ko na ito, pakinggan mo ito, panoorin mo itong video nito kasi para malaman mo kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi nakakaipon yung mga OFW. Sobrang padalas sa Pilipinas. Minsan kasi kapag yung mga OFW natin, no, kapag sumahod sila o sumweldo sila, no, lahat pinapadala sa Pinas. Okay, lahat inibigay, no. Hindi siya nagtitira para doon sa sarili niya o hindi siya nagtitira ng doon sa sinahod niya para meron siyang naipon o meron siyang savings. So ang nangyayari kapag sumahod siya, no, ang nangyayari minsan kasi kapag sumahod, no, pinapadala nila sa Pilipinas, doon niya binibigay lahat. Maraming utang. Okay, so hindi talaga nawawala yan, guys. No? Hindi nawawala yan, lalo natin kung ikaw ay nangangamuhan. Talagang kadikit mo yan, utang na yan. So marami kasi mga OFW natin na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, pero yung pinangstos nila doon sa mga papeles para pumunta sa ibang bansa, para makapagtrabaho sa ibang bansa, ay galing din mismo sa utang. So ang nangyayari, kapag sumahod sila, no, yung kalahati, minsan kasi kalahati, no, kalahati ng sahod nila is napupunta o kailangan bayaran yung sa pinaprocess niya ng mga papeles niya. So yun yung nangyayari, no, kaya minsan hindi nakakaipon talaga. Well, syempre kung sumahod ka ng isang buwan at kinaltas yun yung kalahati mo, syempre hindi naman po pwede na wala kang panggagastos at wala kang pangpadala sa mga pamilya mo. So kapag nangyari yun at kapag binawas yun sa sahod mo, wala ka talaga may ipon. No? At mahihirapan ka talaga mag-ipon kapag nangyari yun. Yun yung pag-angat ng lifestyle. Example, diba? Minsan kasi, pag sumasahod sila, no, hindi na naman natin may iwasan yan at wala naman talaga masama dyan. Pero, nagiging masama lang yan kapag mas inuuna mo yung luho mo. Gusto mong bumili ng luho mo kagaya ng pagkakaroon ng panibagong gadget. Diba? Damit, sapatos, relo. So, ang nangyayari, no, kapag after nila makabili ng luho nila, no, wala na silang budget, wala na silang savings. Pag-uwi ng Pinas, one time, big time. Nagbakasun siya. No? After ng 2 years, nagbakasun siya ng 1 month dito sa Pilipinas. And dahil sa gusto niya mapasaya yung pamilya niya, no, dahil nga sobrang miss na miss niya yung pamilya niya, yung mga kinita niya sa pagiging OFW niya ay ginastos niya doon sa mga pamamasyal, okay? Nilibre niya pa yung mga kamag-anak niya. Kumbaga, nagpapakitang gilas, di ba? Iisipin na marami siyang pera. Nangyayari kapag ganun yung diskarte o ganun yung ginagawa ng isang OFW, talagang mauubos yung pera mo. Ilang araw lang, no? Wala ka na ulit na ipon, wala ka na ulit na pera. So, ang mangyayari, babalik ulit sa pagiging OFW mo, eh, doon ka ulit maghahanap ng trabaho, doon ka ulit kikita ng pera. Bakit hindi nakakaipon yung mga OFW natin. Alam nyo kung bakit? Kasi iisa lang yung main source of income nila. Iisa lang yung pinagkukunan nila ng kita. Imagine, no? Imagine kung ikaw yung baon sa utang, yung maraming mga bills na binabayaran dito sa Pinas, nagpapadala ka pa sa Pinas. Kung alam mong hindi na talaga magkakasya yung sinasahod mo sa pagiging OFW mo, hindi ka talaga makakaipon kasi isa lang yung pinagkukunan mo ng source of income eh. Kahit anong gawin mo, kahit kayod ka ng kayod, kahit na magtrabaho ka pa, kahit ilang taong ka pa dyan sa pagiging OFW mo, hindi ka talaga makakaipon. Makakaipon ka pa rin naman, pero hindi ganun kasapat, no? Hindi ganun kalaki na pwedeng makapagbago ng buhay mo. Pabili ka ng sasakyan o bahay, no? Hindi mo maaabot yun. Kailangan mo pa rin talaga magkaroon ng another source of income. So, pwede mong itanong sa akin, ano bang pwede kong gawin, no, para makaipon ako at para yung mga utang ko ay mabayaran ko na. So, ang tips ko sa'yo, kung isa kang OFW, kung namumroblema ka, hanggang ngayon ay wala ka pa rin naiipon, no, ang tips ko sa'yo na pwede mong gawin, no, para makapagluwag-luwag ka at makapag-ipon-ipon ka, planuhin mo na magkaroon ka ng negosyo. Unti-unti, pagplanuhan mo. Kung OFW ka man, pwede kang mag-hire o pwede kang magtayo ng maliit na negosyo sa Pilipinas and yung kamag-anak mo doon, yun yung i-hire mo. Kumbaga, siya yung taga-bantay ng negosyo mo. Kung nagpapala ka man magkaroon ng sari-sari store, no, pwede mong gawin yun. Umpisahan mo sa maliit na negosyo. Pero kung wala kang tiwala doon sa kamag-anak mo na nagbabantay ng negosyo mo, okay, pwede mo subukan ang pagkakaroon ng online business. Bakit?
Kasi alam mo, kapag nagkaroon ka ng online business, hindi mo na kailangan mag-hire ng tao. Kasi ikaw mismo yung magbabantay o ikaw mismo may hawak ng online business mo. So actually, marami akong mga students na OFW na ginagawa nila yung online business. Ang gandahan dito, no, kahit na OFW sila, kahit na part-time nilang ginagawa yung business na ito, no, nagagawa nilang kumita. Imagine, no, kahit na OFW sila, kumikita pa rin sila. Ang kagandahan dito, no, yung kinikita niya sa pag-online business niya, yun yung pinapadala niya sa Pilipinas. So, ang nangyayari, yung mga bayarin niya sa Pilipinas, yung mga utang niya sa Pilipinas, ay unti-unti ay nababayaran na niya. So, yung sinasahod niya sa pagiging OFW, yun yung iniipon niya. So, yun yung paraan, yun yung tips ko sa'yo na pwede mong gawin para makapagluwag-luwag ka at para makapag-ipon-ipon ka. Interesado ka dun sa sinasabi ko sa yung online business na nakatulong sa mga students ko, na mga OFW kong students, no? Pwede mo kong i-message. Pwede mo kong i-message at tutulungan kita. I-explain ko sa'yo paano ito nag-work and paano ito sa'yo makakatulong. Ang kagandahan dito, no, meron tayong mga online trainings na pwede mong gawin, pwede mong pag-aralan habang ikaw ay nasa ibang bansa. I hope na marami kang natutunan sa video na ito and I hope na makatulong din ito sa'yo. And I hope na ito na yung way para makapag-ipon-ipon ka. Okay, para yung mga utang mo ay mabayaran mo na. Okay, so kung interesado ka, mag-message ka kagad sa akin. Okay, tutulungan kita, ini-assist kita. Okay, so once again, this is Christian Solteo. God bless you.